What's up guys, Adrian here. Welcome to another episode of Motorista Adventures. In this video, bigyan ko kayo ng mga ideas, no, kung after the quarantine, naisipan nyo gusto nyo bumili ng bagong sasakyan, no? Kasi ngayon alam naman natin na it's not the best time to buy a new car. Dahil quarantine nga, kung bibili kayo ngayon, hindi nyo din siya magagamit ng gusto. Kasi wala. Hindi tayo makakapag-road trip, ganun-ganun, hindi nyo mabe-break in ng maayos yung ating sasakyan na bago, diba? Kung bibili naman kayo ng kotse, ano yung mas maganda? Or yung mga pros and cons, no? Diesel yung engine yung bibili nyo na sasakyan, ano yung mga pros and cons dun? And kung bibili kayo ng gasoline engine ng car, ano yung mga pros and cons nun? So, this is based on my ownership sa dalawang sasakyan, which is yung Ford Ranger at Honda CR-V. Kasi Honda CR-V is, I've owned the CR-V for mga 4 years na, and then yung ano, yung pickup truck is around 3 years. So I think I'm good enough, no, to let you know kung ano yung mga performance differences ng dalawa. Okay, so gusto kong magsimula tayo guys sa displacement. So yung displacement ng ating Ford Ranger na wild track, sorry, guli yung buko, kagising ko lang. So ito, this is a 2.2 liter diesel engine. Alam nyo naman yun kasi palaging minimension tong Ranger. So 2.2 liter diesel engine, 160 horsepower, 385 newton meters of torque, which is very very good sa kanyang drivetrain, which is 4x2 configuration. Hindi siya masyadong mabigat, okay? Kahit na may accessories siya, pwedeng-pwede sa highway, walang problema sa acceleration, overtaking. So dito naman, sa likod natin, we have the Honda CR-V, which is the 2015 model. So nga pala, 1 year yung gap nilang dalawa. So ito 2015, ito 2016 model, okay? So ayan, wait. So, talking about the CR-V guys, yung CR-V naman is the 2-liter gasoline engine naturally aspirated, whereas the Ranger is diesel turbocharged. Hindi siya naturally aspirated. Okay? So, yung CR-V lang, kung gasoline engine guys, tahimik talaga siya compared to the diesel engine. Lalo na sa city driving condition, mas gusto ko gamitin yung CR-V kesa Ford Ranger. Kasi pag city driving, kasi pag Ford Ranger gamit mo, parang maingay siya eh. Tapos parang hindi siya, parang bitin palagi yung takbo. Unlike this one, parang tahimik, relax yung drive mo pag city, okay? Pero pagdating naman sa highway, yung kagustuhan ko naman sa ating Ford Ranger is that yung hatak niya is andyan talaga. Kahit nasa fourth gear, around 80 kilometers per hour, pag tinapakan mo yung gas, okay? So may hatak talaga siya, okay? Kaya mag-overtake. Whereas yung ating Honda CR-V na 2.0 na gasoline engine, pag mga 80 kilometers per hour, kailangan mo talagang pakan ng husto para umakyat yung revolutions ng makina. Para makakuha mo yung performance. Kasi pag under ano ka lang, under 6,000 or 1,000 to 6,000 RPM, wala talagang power si CR-V guys. Promise. I've used parang sa sobrang ano, alam ko na talaga yung power band nito. So medyo nasa mga higher revving or higher rev range yung ano, yung power ni CR-V. Okay? So medyo gutless siya kapag sa highway. So kailangan i-rev mo talaga yung engine para makuha mo yung 100, I think this is 160 horsepower. Halos magkapareha sila ng horsepower, around 160. Pero yung big difference is the torque, no? So since yung diesel engine natin is turbocharged, malakas talaga yung torque. So 385 newton meters compared to 190 something, 192 newton meters ata yung sa ating Honda CR-V. So, malalaman mo talaga, ma-feel mo talaga yan pag nagda-drive ka, lalo na sa highway. Pero kung city driving conditions, hindi mo ma-feel eh. Mas comfortable talaga siya, or mas tahimik, mas relax si CR-V. So ayan lang naman yung mga differences nila na na-notice ko. And then ano pa ba sa engine?
In terms of fuel consumption, si Honda CR-V, the 2-liter gasoline engine, nasa around, 8 kilometers per liter in the city. 7 to 8 kilometers per liter in the city. Pag medyo heavy traffic talaga, around 6 kilometers per liter. Whereas dito sa ating Ford Ranger, pwede mo siyang makuha ng, pwede kang makuha ng 9 kilometers to 10 kilometers per liter in the city, basing on my pagdadrive ko sa dalawang sasakyan na to. Difference talaga when it comes to fuel economy, no? Tipid talaga si diesel engine. Pag sa highway naman, pag nasa NLEX ka, nung dinadrive ko tong CR-V ko sa Manila, na cruise control, galing ng Clark pa Manila, kasi parang medyo downhill yung pababa eh, papuntang Manila. So, nakakuha ko dito ng mga 16 kilometers per liter. Dito naman sa ating Ford Ranger, pwede mo makuha ng mga 12 to 15 kilometers per liter sa highway. Okay. So, medyo okay yung CR-V pag sa highway, pero pag sa city, sobrang sama. Ito parang okay lang. Okay siya sa city, okay din siya sa highway. Very, very, very good fuel economy. And yung ginagamit namin gas here is yung hindi siya yung V-Power, no? Kasi medyo expensive yung V-Power. And wala naman ako na-notice na big difference in terms of the performance, no? So, hindi siya yung parang higher quality na diesel yung ginagamit namin. So, normal lang diesel. And dito sa CR-V, again, normal lang unleaded. Kasi yun din naman yung recommended, eh. 91 RON, di ba? Or yung octane rating. And actually hindi ko pa sila napapa-under, so I think that's it, guys. Ito lang yung video na to, just a short update lang. So medyo nabuboard na ako dito sa bahay, hindi ko malabas-labas yung dalawang sasakyan. And kung lalabas man, sa grocery lang din, kasi umiiwas kami sa tao, no? Kasi hindi natin alam kung sino yung carrier ng COVID-19 virus. So ayan, guys, I hope you stay safe, and I hope na, no, matapos na to yung ordeal natin, sa buong mundo to na ordeal, okay, para makalabas na tayo and we can return to our normal lives. So you better stay at home, no? The longer we stay at home, the better, kasi mas makaka-recover or mabilis tayong makarecover. Okay, so ayan, this is just the update video, and guys, pasensya na, hindi ako nakakapag-upload. Parang nawala din yung yung drive ko gumawa ng video. So ngayon ako naisip na nga. Tayo na mag-video na nga ako. Parang isang buwan na yata hindi ako gumawa ng video about sasakyan. So, I hope you like this video, guys. Make sure na mag-subscribe kayo. Like the video and click yung notification bell, no? Nga pala, 30,000 subscribers na tayo, or 30,500 subscribers na tayo. Maraming salamat, guys. Very, very soon, bibigay ako ng mga giveaway, no? Pero as of now, wala pa talaga. Walang nagpiprint ng mga shirts. Gusto ko sana magbigay ng mga ganitong shirt, eh. For 30,000. Kaso, ayun nga, yun nangyari. Walang sarado yung mga stores ngayon. So, very, very soon. So, maraming salamat sa pag-support sa aking channel, guys. Very thankful for you, no? Very, very thankful ako sa inyo. Kasi hindi ako abot ng 30,000 subscribers, guys, by myself lang. Okay? Dahil sa inyo, na-reach ko yung 30,000 plus subscribers. So sana next natin update 40,000 subscribers na, 'di ba? So ayan. So thank you so much, guys, for watching this video, and I'll see you on the next update. Peace out.